simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalesita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinaguka nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, "Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angka ni Efraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Puon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha, yaong inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Puon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sabi sa ating ebanghelyo na super daming tao ang dumagsa sa bahay ni Jesus at humingi ng pagpapagaling ng karamdaman. Kaya't hindi na nakakain si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya ani nga ng kanyang mga kasambahay, nasisiraan na siya ng bait. Kunin na natin siya. Kung tutuusin, no, parang may halong kahihiyan pa ang sinabi ng kanyang mga kapamilya.
Para bagang sinabi kay Jesus, ano bang pinanggagagawa mo sa iyong sarili? Isipin mo naman ang sarili mo at ang pamilya mo. Bagamat hindi nila maintindihan si Jesus na kinalakihan nila, kaya akala nila nasisiraan na ito ng bait. Ano po ba ang hindi nila maintindihan? Una, tinalikuran ni Jesus ang job security. Meron na siyang magandang negosyo sa Nazareth at iniwanan pa upang maging palaboy-laboy na mamamahayag ng na wala man lang tirahan. Kaya sinong nasa wastong pag-iisip ang gagawa niya? You will leave your security for something unsure. Pangalawa, tinalikuran ang sariling kaligtasan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Kinalaban ni Jesus ang mga punong pare at makapangyarihan ng panahong yun. Kaya naman, talagang mga nganib ang buhay mo dyan. No? Sinong nasa wastong pag-iisip ang gagawa niyan? Magkakaroon ka talaga ng death threats at madadamay pati ang pamilya. Pangatlo, ipinangwalang bahala niya ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa mga kasamahan niya. Lagi niyang kasama yung mga makasalanan, yung mga walang pinag-aralan, mga walang binatbat, mga mangingisda, revolusyonaryo, publikano. Eh, di po ba may kasabihan tayo, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kaya naman nakakaya sa kanyang mga relatives na yun yung mga klaseng taong lagi niyang kapiling. So, paano nagawa ni Jesus na kalimutan ang sariling gutom sa pagkaabala sa pangangailangan ng ibang tao? Bakit anda niyang talikuran ang lahat ng katiwasayan at kaligtasan at willing siyang malagay sa alanganin para lang sa kanyang misyon? Bakit? Ang sagot, ito'y dahil sa pagmamahal. Love is the answer. And it is the only answer that makes sense. Ibig sabihin, hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ano po ba yung punto para sa atin ngayon? May mga bagay na hindi maiintindihan ng iba, pero willing tayong gawin alang-alang lamang sa pag-ibig. Alala ko yung aking mentor na Yumao na si Monsignor Dan. Isa na siyang top executive sa isang multinational company sa head office doon sa Amerika. At kumikita na siya ng dollars. Ngunit pumasok pa rin siya sa seminaryo sa edad na 36. Marami talagang hindi nakaintindi ng ginawa niyang iyon at nasayangan pa sa kanyang career at background. Ngunit naging masayang pari si Monsignor Dan dahil siya ay paring nagmamahal. Marami sa aming mga late vocation tulad ng mga graduates ng Holy Apostles Seminary ang laging tinatanong ng mga tao kung bakit tinalikuran pa ang magagandang career upang maging pari at ialay ang buong buhay para sa iba. Marami nga nagsasabi, naku, sayang ka naman, Father. Maraming hindi makaintindi. Tulad ng sinabi ng mga kamag-anak ni Jesus, nasisiraan na siya ng bait. Ngunit simple talaga ang dahilan ng lahat nang nagbibigay at nag-aalay ng kanilang sarili para sa Diyos. Yun ay dahil sa pag-ibig. Ang karanasan ng isang minahal ng Diyos na lubos, siksik, liglig at umaapaw ay hindi makatiis na hindi ipamahagi rin itong pag-ibig na ito sa mga taong minamahal din ng nagmahal sa Kanya. Sabi nga ng prayer ni Father Pedro Arupe ng Society of Jesus, nothing is more practical than finding God, than falling in love in a quite absolute final way. What you are in love with, what seizes your imagination will affect everything. It will decide what will get you out of bed in the morning, what you do with your evenings, how you spend your weekends, what you read, whom you know, what breaks your heart, and what amazes you with joy and gratitude. Fall in love, stay in love, and it will decide everything. Mga minamahal na kapatid, ma-inlove sana tayo sa Diyos. Hanapin natin ang galaw ni Lord sa buhay natin. At malalaman natin na bago pa natin simulang hanapin siya, nauna na tayong mahalin ng Diyos ng lubos. Only then
will we realize that the total self-giving of oneself for others no longer sounds crazy. It actually makes sense. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, anong mga mahihirap na bagay ang ginagawa ko para sa Diyos dahil lamang sa pagmamahal?